Reaction from people around the world. Salamat po, salamat sa inyong palakpak. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Ako po ay hindi ko pong matiis na hindi magkomento dito sa usapin ng ABS-CBN franchise renewal. Bilang isang dating empleyado ng ABS-CBN at opisyal ng rank and file union noon, tayo po ay nag-resign dyan noong 2008 at mahigit kulang-kulang 10 taon tayong naglingkod dyan sa ABS-CBN bilang isang news researcher. Gusto kong mag-komento dito tungkol dito sa pagpapasara ng ABS-CBN o ang pagharang ng Pangulong Duterte sa renewal ng franchise ng ABS-CBN. Ako po ay number one supporter ng ating Pangulong Duterte at supporter din po tayo ng dating Pangulong Marcos. At medyo sabihin nating bias din tayo na tayo galit sa mga dilawan. Ako'y hindi humanga sa mga dating pangulo na nagpahirap na sa ating bansa. Nung panahon po ng Pangulong Marcos, maayos po ang ekonomiya ng Pilipinas. Simula ang mag-organize itong mga dilawan at naupo. At humirap ang Pilipinas, lumubog. Kaya hanga-hanga po tayo sa mga nagawa ng dating Pangulong Marcos. At na at least nagising na ang taong bayan at ang ngayon ay muling ibinabango ng ating Pangulong Duterte ang Pilipinas, ang pagpapalakas sa sandatang Pilipinas, pagpapalakas sa ekonomiya, ang mga programa para sa taong bayan na hindi nagawa ng mga nakaupo after Marcos. So, sa usapin ng renewal ng ABS-CBN, alam naman natin na ang may-ari nito, ang mga Lopezes, ay may bahid ng dilaw dahil hindi naman kaila muling nag-eumere ang ABS-CBN dahil sa pag-upo ng dating Pangulong Cory Aquino. So, kung ako ang tatanungin, huwag po nating isama ang kulay, kung anumang kulay na meron tayo. Kung meron mang kasalanan dahil sa ibinigay na pera ng Pangulong Duterte doon sa kanyang campaign na may taong nagmanipula na hindi air ang campaign na ng Pangulong Duterte, medyo tukoy natin kung sino yun. Ngayon, kung ang maapektuhan ay ang mga maliliit na manggagawa sa ABS-CBN, medyo hindi rin po maganda. Kung hindi mai-renew ang franchise ng ABS-CBN, ay hindi na natin mapapanood si Cardo. At subscriber po tayo ng TFC dito sa Canada. So, para sa akin po, bilang isang dating empleyado at union officer ng ABS-CBN,
hindi po ako sang-ayon na hindi i-renew ang franchise. Kung ang sinasabi nating bias ang ABS-CBN. Halimbawa po natin isang organization ng PNP. Pag may isang pulis dyan na bugok, unfair po na sabihin natin na ang PNP ay bugok. So, ganun din po sa media, sa ABS-CBN. Kung may mga journalist dyan na bias, huwag po nating idamay ang buong ABS-CBN. Tukuhin natin kung sino, kung ang kapitan mismo ang bias. Dahil ito ay may bahid dilaw, medyo dapat mag-isip-isip. To save the boat, pwede niyong ibenta ang shares ninyo, Ginoong Lopez. Bigay niyo na lang sa mga empleyado ninyo as the best yun. Hindi naman kaila sa atin na ang nagsampa ng kaso sa Korte Suprema na si Solicitor General Jose Calida, number one supporter ng Pangulong Duterte. So obviously ito ay away ng magkabilang kampo. Kung ang naiipit ay ang mga empleyado at ang mga taga-subaybay ng ABS-CBN at ang mga natutulungan, medyo hindi po magandang dating. Kapag ang kapakanan ng taong bayan ay naapektuhan, yung mga leader po sana, mag-give way kayo. Kung ang ABS-CBN, ang pamunuan ng ABS-CBN ay medyo alam niyang tagilid at no way out, it's better to give way. Benta niyo na lang po yung shares ninyo sa mga empleyado para mas maganda. Kasi kung mawala man ang Lopez, kayang tumindig ng ABS-CBN. Maraming magagaling na tao dyan na nasa loob na hindi bias. So, alisin ang bias na nasa loob para hindi madamay ang buong organization. Marami po tayong mga kababayan na mga dating kasamahan dyan na katulad dati, tayo po ay naglilingkod kahit behind the scene. Mga simpleng problema ng ating mga kababayan na dumudulog sa DZMM na hindi na po na-air, na nagagawan po natin ng paraan behind the scene, hindi ayaw ko na pong isa-isahin. Bahala na po ang Diyos. Alam niya kung anong ginawa ko dyan. So, let's be fair. Doon sa mga sa Korte Suprema dapat talakayin na, sa Kongreso dapat talakayin na, at imbitahan at i-broadcast kung ano man yung mga akusasyon kung bakit hinaharang ang hindi pagre-renew ng franchise. Kung may mga radio stations o mga networks na napaso at nag-operate naman kahit paso yung kanilang franchise, kung may nakahain naman na renewal, siguro naman it's unfair na kapag napaso na yung franchise ay pahihintuin.
kung a-action ang NTC at kanyang hangarangin ng operations ng ABS-CBN sa kabila ng may nakahain na renewal ng franchise at may mga dating network na napaso ang kanilang franchise subalit nakapag-operate, ay hindi po maganda ang dating nito para sa ating Pangulong Duterte. So, yung mga leader ng ABS-CBN, pamunuan ng ABS-CBN, at yung mga taong gustong ipasara ang ABS-CBN, let's be fair. Isipin po natin yung mga taong bayan. Yung mas nakararami. So, yun lang po ang aking komento. At please subscribe to my YouTube channel para sa iba pang mga video. Salamat po sa ating mga kababayan, saan man panig kayo ng mundo. Ito po ang inyong lingkod. Si Stinger natin. Okay, ulit. Ito po ang inyong lingkod, Joe. 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 Jo